day, everyone! In line with the celebration of the World Kidney Day, the hemodialysis staff of Santa Maria Josefa Hospital Foundation Incorporated would like to show you how to prepare foods that are good for your kidneys and at the same time discuss to you about the diet to be followed of people with kidney diseases. So without further ado, let's start cooking! Once again, ako po si Nurse Angel. Kasama ko po ngayon. I'm Nurse Troy po ng Hemodialysis Unit. Ngayong umaga po ay naatasan tayo magluto ng ating breakfast. So ano po yung breakfast natin ngayon, sir? Ang lulutuin natin is aros caldo. So, maganda po pala kasi at least may sabaw sa umaga kasi usually yung mga pasyente natin naghahanap ng mainit sa umaga ay hindi naman pwedeng magkape o maggatas. Ano, sir? Tama ka doon, Ma'am Angel. Ano ba naman yung mayroon tayong aros caldo sa umaga? Napakasarap nang hihigop tayo ng mainit na sabaw. Oo nga naman. Sige sir, ano ba yung mga kailangan nating ingredients para dyan? Meron tayong ditong oil. Kahit ano po bang klaseng mantika, pwede natin gamitin. Mas pinili kasi natin mamigil yung canola oil. Fully unsaturated fat kasi yun. So it is good for our heart. Sige po, ano po yung iba sir? Meron tayong bawang, meron tayong sibuyas, meron tayong luya. Siyempre, hindi mawawala yung ating chicken. Meron po bang parte ng manok na dapat yun lang gagamitin ng ating iluluto para sa mga pasyente natin? Mas pinili kasi natin yung edges, yung medyo mayroong bony part, haluan din natin ng breast chicken. Sa bony part kasi, di pa mga angel, dun yung lasa. Dun naman sa breast chicken, mas high protein din doon. So, ano pa yung ibas natin dyan, sir? Meron tayong paminta, meron din tayong hard-boiled egg. So, anong klaseng itlog po ba, sir, yung gagamitin natin para dito? Pinili natin yung medyo yung organic. So, wala siyang masyadong chemicals. So, pang toppings natin to, sir, ano po? Oo, tsaka mataas din ang protina niya. Kailangan ng mga pasyente natin yan. Ano pa, sir, yung iba? Meron tayong itong dalawang ingredient na to. Optional lang po yan. Meron tayong calamansi at meron din tayong spring onions. At syempre, hindi mawawala yung ating. Yun. Meron tayong rice at saka yung 1 liter na water po. Saka pala, ito kasing serve natin is good for 6 person na to. So, yes. Syempre, hindi naman po ito para sa ating pasyente lamang. Syempre, pang pamilya yung ipe-prepare natin. Yes, Ma'am Angel. Para sala-sala yung buong pamilya. Mas masaya. So, pwede tayo magluto? Yeah, let's start cooking. Simulan na po natin ang pagluto natin ng ating aros caldo. Una po natin gagawin is painitin ang ating pot. Once heated, lagay na po natin yung ating oil. Sunod po natin yung ating bawang. Pwede na rin po natin isunod yung ating sibuyas at yung ating luya. Isayin po natin hanggang mag-golden brown. Pwede na rin po natin isunod yung ating chicken. Antayin po natin mag-golden brown. Then, pwede na po natin isunod yung ating rice. Tagawin po natin. Tapos, ilalagay na po natin yung ating tubig. Hayaan po natin siyang kumulo ng at least 15 to 20 minutes. Lagyan po natin ng takip. And paminsan-minsan ay haluin po natin siya. Once na kumulo na po yung ating niluluto, isusunod naman natin na yung ating paminta at ang ating asin. Hayaan po natin kumulo siya ulit. Pan po muna natin. Okay, dilipin na po natin. Yun, kumukulo na nga po. Pwede na natin ilagay yung ating itlog. Halos luto na po siya. Pwede na po natin ilagay yung ating spring onion. Ayan, luto na po ang ating aros caldo. Serve na natin habang mainit pa. Narito na po ang ating nalutong aros caldo, Nurse Angel. Wow! So excited na akong tikman! Perfect na perfect, Sir Roy! Napaganda talaga ito sa umagahan, lalo na kung mainit. Ma'am Angel, pagkatapos muna ng ating aros caldo, pwede mong samahan ng ating grape. Hindi naman ibig sabihin na sira ang ating kidney, hindi na tayo kakain ng mga prutas. Pwede pa rin naman. Basta po meron lang tayong tamang serving sa kada prutas na kinakain natin. Kasi syempre, di ba dapat umiwas tayo sa sobrang potassium. Ano naman po kaya ang lutuin natin para sa lunch? Excited na akong malaman. So hello once again! Ako po si Nurse Angel. Kasama ko po? Nurse Roy ng Hemodialysis Unit. At kami naman po ngayon ay magluluto naman para sa ating lunch. Ano bang para sa lunch natin, sir? Dalawang dishes to. Una, lulutuin natin yung fried garlic chicken.
minarinate ko siya sa garlic, paminta, lemon, saka konting asin din po. Okay. Ipa-fry na lang natin. Pa-pa! Hindi naman pwede puro protina na lang. Kailangan din natin ng fiber. Paglulutuan kita ng gulay. Guys, so ang gulay natin, sir, ay? Ang palaya. Sinook na natin siya sa lukewarm water with konting salt. Anong purpose nun, sir? Alam mo kasi, Ma'am Angel, yung gulay natin, rich in potassium yan. Very risky yan sa ating mga pasyente. Pag sobrang taas ng potassium, kung sobrang baba naman, magkakose ito ng cardiac arrhythmia. So, napakadelikado talaga. So, other than that, meron tayong oil. Polyunsaturated. Canola oil. Mas maganda. Meron tayong garlic. Onion, paminta. So, meron tayong asin na limited lang din. Tamang-tama lang dapat pantimpla. Yes. Tapos, syempre, ito yung ating pang-sahog. Low. Dapat high in protein yung mga diet natin once nagda-dialysis na yung patient. So, ano pa? Ang hinihintay natin, sir. Yes. Arat na! Okay, magluluto na po tayo ng ampalaya. So, pagluluto na ating ampalaya, uuna natin yung ating oil. Once mainit na, sunod natin yung ating sibuyas. Pwede na rin natin sabay yung garlic. Susutay lang natin siya, nantayin natin mag-golden brown. Pwede na natin sunod yung ating ampalaya. Lagay na rin natin yung ating paminta, ng ating pampalasa, yung ating pong asin. Antayin lang natin ang 3 minutes para lang maluto yung ating ampalaya. Magluto na po yung ating ampalaya, lalagay na po na natin yung ating itlog. Yun, ganun lang po madali yung ating pagluluto na ating ginisang ampalaya. Okay, andito na tayo mga Angel, naluto na natin yung ating lunch. So, meron tayo ditong garlic fried chicken. At saka ang ating ginisang ampalaya. Then, syempre, hindi mawawala yung ating prutas. So, ano pa nga ba? Diba, pinaglutuan na natin na kanina ng breakfast. Ito na yung ating lunch. Syempre, dapat may dinner. So finally, andito na tayo sir sa ating dinner. Okay, para sa ating dinner, paglulutuan sila natin Ma'am Angel ng paksiw na bangos. So syempre, ano bang mga kailangan natin dyan? Dapat may? May bangos, syempre. Alam mo kasi Ma'am Angel, yung bangos lang nasa market yan. Higit pa doon, medyo mas mura siya sa ibang isda. Meron siyang protein din kasi white meat nga siya. Bukod sa white meat siya, meron din siyang iron. Siyempre, napaka-importante, lalo na sa ating mga dialysis patient. Yes. Kasi usually, mababa ang kanilang hemoglobin. So, siyempre, hindi rin kompleto yan kung wala tayong mga Ricardo, sir, yes. Diba? So, ano bang kailangan? Meron tayo dito luya, sibuyas, bawang, paminta, sili at asin. Asin, pampalasa. At siyempre, hindi kompleto kung walang suka. Puting suka ang gagamitin natin yung Ma'am Angel. At saka, meron din tayo tubig. Kunting tubig. So, ano pa bang hinihintay natin, sir? Lutuin na yan. Lutuin na natin yan. Kapag luluto po ng ating bangos, kailangan po natin na low to medium heat lang. Lalagay lang po natin yung ating luya, bawang, sibuyas, tikong asin at paminta. Ipapatong lang po natin yung ating bangos. Pwede na po natin idagdag yung ating sili. Kasama na rin po natin yung ating suka. Nagdagan na rin natin ng tubig. Aantayin lang natin po siyang kumulo ng 15 minuto. Tatakpan natin siya. Ayan natin kumulo sa mahinang apoy. Pagkatapos ng 15 minuto, ready to serve na po siya. So finally sir, andito na ang ating finished product para sa ating dinner. Pinaglutuan natin sila ng ating paksiw na bangos. At saka nag-add din tayo sir ng sayote at saka carrots na ginisa lang natin. Doon na ang ating meal for the whole day. Ayan, so wakas sir, tapos na tayong magluto ng ating complete meal for the whole day. Importante pa din po na mag-consulta kayo kasi kada po tao, iba naman pong kaso. So, depende po yan sa maya advice niyo ng inyong mga dietitian o mga doktor. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood ninyo sa amin. Always remember, it's important to keep your healthy kidneys for everyone everywhere.